Ganito ang preparasyon ng pagsasabog ng punla o yung preparasyon ng lupa para makapagsabog ng punla. Punla ng palay. Welcome to my vlog. Pupunta tayo ng bukid dahil ngayon ang schedule ng pagsasabog ng punlang palay. Dito na lang tayo dadaan sa likod bahay dahil nandito ang shortcut. Wala pang schedule ng tubig dito sa irrigasyon. Dito na tayo sa gitna ng bukid. Pagsasabog kasi ng punlang palay ngayon. Ganito talaga ang buhay ng magsasaka. Kahit sa kainitan, nasa gitna ng bukid. Talagang kailangan magtsatsaga lang. Nakatapos na silang mag-ayos ng pagpupunlaan. Hindi natin nakuhanan ng video yung pagpaparagos nila o yung pag-handractor nila dito sa pinitak. Gawa lang busy tayo kanina sa bahay. Pinapataagos yung tubig. Nagbabawas ng tubig para hindi malunod yung punlang palay na isasabog mamaya. Kailangan medyo tuyo ang pinitak. Kasi pagka puro tubig, haagusin lang yung mga binhing palay na isasabog. Si Manong at saka si Jumong, nag-aayos naman ng pinitak. Inaayos yung pilapil. Ganito ang preparasyon ng pagsasabog ng punla o yung preparasyon ng lupa para makapagsabog ng punla. Punla ng palay. Kailangan patag para hindi pagkumpol-kumpol yung mga isasabog na binhing palay. Ganito ang buhay magsasaka kahit kainitan na sa gitna ng bukid. Ito na si Don Paquito, naghahakot na ng punlang palay. Naghahakot na ng binhing palay. Mula doon sa may tricycle doon, ganun kalayo yung hinahakot doon Paquito yung binhing palay. Medyo may kalayuan din, dinadala dito sa may kubo. Malapit nang magsabog ng palay. Medyo papatayo na rin yung pinitak ng tubig. Hybrid na SL palay. Ayan yung pangalan ng punla. SL8 yung punla na kasabog namin mamaya. Ito na yung punla na binabad, yung gagawing punla na palay. Bali 2 days lang siyang nababad. Tumutubo na agad. Mabilis ang pagkakatubo. Pangiti na. Mamaya pwede na siyang isabog sa pinitak sa bukid. Ito na yung mga binhing nahakot ni Don Paquito galing sa bahay. Yung nakababad kaninang umaga na nibinidyo ko. Nakababad na sa init, nakababad pa sa tubig. Ito magdamag lang yan eh. Nagsisimula lang magsabog na ang binhi. Bumaba na agad.
nandoon sa put na buti, no? Ang ganda yung put na buti. Hinihagis lang yung mga palay. Para lang naglalaro si Manong. Bali, itong dalawang pinitak ang lang sasabukan ng bining palay. Sa kabila ng side kanina nagsimula magsabog. Tapos bumalik siya para sasalubungin yung kabilang side ng kama. Kumbaga nakamay kama yung punla para meron siyang daanan sa magkabilang side. Matatapos na itong isang kama. Ito yung tubo ng palay na sinasabog. Kasarapan lang daw sa yung pagkakatubo. Magsasabog din si Jomo. Saglit lang matatapos na nila. Dalawa na silang nagsasabog para mas mabilis. Masyado na kasing mainit pero mag-aalas 4 na ng hapon. Nakatapos na sila sa isang pinitak. Natapos na nilang sabugan. Magpapahinga ng konti tapos lilipat sa kabilang pinitak. Same process, papatagin din yung lupa parang sa ginawa nila kanina bago sabukan ng bindi. Ito na yung mga bindi na naisabog nila, yung mga inihahagis kanina. Nakadikit na sa lupa. Till here. Thanks for watching.